GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nakararanas ang ulan ng Metro Manila at ilang lugar sa Central at Southern Luzon ngayong gabi. At ang mga pag-ulan po na yan, posibleng hanggang 2 oras na magtatagal. At makikita natin dito sa latest Doppler image ng Tagaytay Station, yung pong kulay pula na yan, yan yung ngayon ang nagpapaulan dito sa Metro Manila at inaasahan natin nakikilos yan pakanluran patungo dito sa may Manila Bay sa mga susunod na oras. At bukas mga kapuso, asahan pa rin ang mga pag-ulan na yan dulot ng thunderstorm. Matapos ang ilang araw na pag-iral ng ridge ng isang high pressure area, ang kabaligtaran naman nito na trough ng isang low pressure area ang nakakapekto ngayon sa extreme northern Luzon. Ang trough na yan ang magdudulot ng mga pag-ulan hanggang sa central section ng Luzon base sa datos ng The Weather Company. At sa Metro Manila, may chance ang umulan sa umaga pero mas asahan na yan pagdating sa hapon at gabi. Kaya sa mga pumapasok sa eskwela, huwag kalimutan ang payong. Sa Visayas, western section ang makararanas ng pag-ulan bukas, habang sa Mindanao, asahan ang hanggang katamtamang ulan dyan sa northern section. At tuwing Hunyo mga kapuso, western section ng Luzon at Visayas ang mas inuulan dahil yan sa epekto ng hanging habagat. Mas nakararanas din ang ulan ng northern at central Mindanao ayon naman niya sa normal rainfall map ng PAGASA. Marami ang nag-post sa magtanong kay Magtani, gaya na lang ni Kenneth Chan na nagtanong kung kailan ba talaga papasok ang tagulan. Ayon sa PAGASA, posibleng sa mga unang araw ng susunod na linggo, tuluyan ang ideklara ang pagpasok ng rainy season. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.